Okay guys, good morning. So pupunta tayo ngayon kay La AirPods at ituturo ko sa inyo doon sa mga nag-aabang paano mag-adjust ng clutch pedal, no? Sa mga naka-fluid type. Kasi yung last time na topic natin, cable type na clutch. So ngayon naman yung pang mga fluid type naman, tuturo ko sa inyo paano mag-adjust ng clutch. Alright, so nandito na tayo ngayon kay La AirPods. Ayan yung CRV niya. At kunin natin yung tools. Tuturo ko na sa inyo ngayon kung paano yung pag-adjust ng clutch sa mga fluid type, no? Kasi yung nakaraan na naituro ko sa inyo ay tungkol sa cable type. Kung nalalaliman kayo, pwede ninyong pataasan. Kung kayo'y nataasan, pwede ninyong laliman ng konti. Depende kasi yan sa driver. Lalo yung mga bagong bili pala yung mga sasakyan nila, gusto nilang ma-adjust doon sa kung saan sila komportable. Kaya, let's go. Tuturo ko na sa inyo. Okay, so kunin na natin yung ating 12mm. Yan. 12. Yan naman ang kadalasan na gamit sa mga sasakyan, sa clutch pedal. Yung sa may push rod, 12. Yan ang kadalasan. Tignan natin kung tama. Uy, walang mating si AirPods ah. Mukhang nilabhan ah. So yun nga pala, no, bonus lang, no. Tip ko lang sa inyo. Yung mga nagtatanong, bakit daw ang hirap ipasok ng kanilang shifter sa primera or sa reverse? So masabit daw yung tape mong pag kinambi mo. Yun. Yun na nga yun eh. Ano nga, paano nga ulit yung ayaw pumasok? Yun, yung ganun. Basta yung kumakayod, yung parang ayaw pumasok, sumasabit yung cambio. So dito rin, pwede kayong mag-adjust dito sa clutch pedal, mga kaibigan. No? Yung iba kasi, sobrang lalim na, kaya hindi na makatulak yung push rod dun sa may secondary clutch. Kaya anong nangyayari? Sumasabit. So pwede kayong mag-adjust dito sa push rod, mga kaibigan. Pagpasensya nyo na kung medyo magiging malikot yung camera at napakasikip ng pwestuhan po dito sa ilalim. Ayan, teka. Nasaan na si push rod? Ayan si push rod, mga kaibigan. Ito yon. Ito po yung clutch master. Makikita ninyo doon sa engine bay yung lagay ng fluid sa clutch, no? Ito si clutch master. Ito si push rod. At ito naman yung tagahawak niya papunta sa pedal. Yan. Itong bakal na to, yun sa pedal yan. Ito yung pin na pang-lock para hindi mahubad yung pinaka-tornilyo. Itong i-adjust ninyo itong nut na to. Yan. Wala na akong ibang mapupwestuhan, mga kaibigan. Yan ang pinakamagandang angulo. So hanapin nyo lang yung push rod at siguradong meron yung nut dito sa likuran. So gamit lang kayo ng tool na 12 o 12mm. Luluwagan lang po ninyo itong nut na ito. Ayan. Pag naluwagan nyo na yan, ayan, ilalayo nyo lang muna siya. Ayan, sikip. Ayan. Luluwagan nyo muna siya, no? Ilalayo nyo siya sa thread. Tapos, pipihitin nyo ito mismo, yung rod. Pwedeng kamay, pwedeng pliers yung gagamitin ninyo. Ako, hirap. Yan. Ipihitin nyo yung pinaka-rod. Makita nyo yan dito sa loob. Mahaba yan dito. Ibig sabihin, pumapasok yung pinaka-rod niya. O yung screw. Yan. Pagkapihit nyo dyan, doon nyo na makikita kung lumalalim or bumababaw yung inyong clutch. Yan. So, ganun kasi yan eh. Nito yung nagwo-work. Pakita ko lang sa inyo. Ayun, tinutulak niya. Kaya push rod ang tawag sa kanya. Ayan, oh. Siya yung nagpo-push doon sa clutch master. Ayan. Ngayon, hindi ho yan basta-basta lalalim nang walang dahilan, mga kaibigan. Reminder lang po. Kaya pag yan ay lumalim,
pwedeng may punit na yung goma sa loob, may tagas na, may ita, kaya may kalawang eh dito. Kasi syempre, anong edad pa nito? 2003. Imposible naman hindi yan nag-leak dito. Kaya kung mapapansin ninyo, bago na tong clutch master ni AirPods, ay pinalta na yan, nagkaroon na ng leak. Kaya nagka-leak, napunit yung goma, so yung pressure, hindi na maitulak yung fluid papunta sa secondary. Kinalawang tuloy yung bakal. Nalagyan ng brake fluid, no? So yun lamang po mga kaibigan, ganun mag-adjust ng push rod. Pagka-adjust ninyo dito, pwede na ninyong higpitan ulit itong nut. Ayan, so pwede na ninyong higpitan ulit itong nut. Unti-unti lang yung adjust para naman makuha ninyo yung pinakagusto ninyong lalim. So pag wala nang leak, o kaya naman na i-adjust nyo na. Minsan kasi sadyang mataas lang yung iba mag-set eh. Yun kasi yung gusto nila. Higpitan nyo na yung nut. Ayan po, kasi iba-iba tayo, bawat driver. Gusto yung iba malalim, si AirPods naman, ang gusto naman niya yung mataas. Doon siya nasanay eh. Ako naman yung sakto lang. Gusto niya yung konting ganyan lang, pwede na niyang maipasok yung shifter. Yung iba naman gusto, nandito yung pedal, malalim, konting bitaw, kagat-agad. Ito naman, konting tapak, pwede mo na maipasok yung cambio. So yun lamang po mga kaibigan, sana natutunan ninyo kahit medyo magulo yung camera. Pinipilit natin na mabidyuhan yan lahat ng detalye. At alam nyo naman, sharing is caring dito sa Easy Works Garage. Kaya wag ko kayong mahihiya mag-share mga kaibigan. Dahil yan ay libre at hindi ninyo alam may mga natutulungan kayong tao sa pag-share ninyo ng mga video. So yun lamang po, kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat sa mga sumuporta sa ating mga produkto sa Lazada at sa Shopee. So yun lamang po, thank you and God bless you. Sharing is caring, Easy Works Garage.